Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Update po, part 2 po ito nung una nating video, yung yung pwede kang maglaro ng mga PC games sa Android. Easy lang. This one is the Winlator 1.1 version. So, this year, meron na po tayong at least 7.1 version. So, medyo may mga pagbabago na. And hopefully, may mga improvement na rin tayong makuha. Pero I'm not putting my hopes up kasi, again, we are just using an emulator. And by the way, Winlator is based on Box 8664 na version. So, yeah. Kung makikita nyo, kamukha siya ng Box 86 at saka 64, ay dahil dun po siya derived na version. Okay? So, anong unang-unang improvement ng Winlator 7.1 versus 1.1? So, una-una po is, hindi nyo na po kailangan mag-install ng hiwalay na OBB files. Kasi doon sa una, sa 1.1, ida-download nyo ng hiwalay yung OBB files. This one, once na dinownload nyo to at in-install, kasama na po yung OBB files. So, convenient. Mas convenient siya ngayon compared sa 1.1. So, medyo malayo na naman narating. And, in terms of compatibility, mas marami na daw na compatible sa Winlator 7.1. Pero, we'll see. Titingnan natin yan. Actually, na-test ko na siya kanina, pero wala pa ako masyadong ginagawa. Gusto ko lang malaman kung talagang nag-work, tsaka gusto ko lang makita ko ano mga obvious na mga differences. But this one, ito. So, iwan ko yung link dito sa video description. Madadownload nyo and may install ito sa GitHub. Iwan ko yung link nito para hindi na kayo naghahanap yan. GitHub para ito. Tapos, diretso na kayo rito. Once na nakita nyo yung 7.1 or kung ano yung latest na makita nyo, kung pag napanood nyo itong video, baka 8 na o 9 or version 10 na, yan lang. Pero just in case, currently 7.1, then click nyo lang itong assets and download nyo lang itong APK na to. 254 MB niya, may kalaki yan din. So, kailangan dito ng internet. Preferably, mas stable internet, mas okay. Pagka-install, okay na yan. Ito na yan, actually, lalabas na yan dito. You know. So, open natin. So, as you can see, may mga test na rin ako kahit paano. Again, wala pa ako masyadong ginagawa rito. Kanina ko pa lang ito ginagawa. Mga 1 hour ago pa lang or 2 hours ago. So, ito pa lang yung mga nagagawa ko. So, wala pa ako masyadong namomodify. Pero, basically, ito na yon. So, may mga tatlo akong version, Windows 7, Windows 10, at saka, I'm not really sure kung anong ginawa ko rito sa test na to, but I'll show you. Pero bago tayo tumuloy, yung pangalawang requirement muna, kailangan nyo muna na mga, irarun nyo na mga Windows games and apps. Sa mga makukulit po dyan na gusto mag-share ako dito ng link, bawal po kasi yun. Sobrang bawal kay YouTube po yun. Piracy kasi makukonsider yun kapag nag-iwan ako ng link ng mga games na yun. Okay? So, try ko yung mga safe. Iwan ko sa Telegram. I-upload ko doon sa Telegram group ko. Join na lang kayo sa Telegram group ko. Doon, madadownload nyo yung mga free na games na okay lang. Okay? And possibly, mga website din na kung saan pwede kayo mag-download. Doon sa Telegram ko na lang. But, not here. Bawal po rito mati-terminate on channel ko kasi that's piracy. Sa mga hindi makaunawa, makikita ng utak, huwag nyo naman pong ipahamak ang channel ko para lang sa kagustuhan nyo. Nag-tutorial naman na po ako. Eh, discarte nyo na yung ibang part. Okay? Yung bawal-bawal. Okay? Now, kung meron kayong collection na ng mga games, installer, mga .exe files, punta po kayo sa inyong internal storage. Sa file manager, punta kayo sa internal storage nyo. Yeah, internal storage po ha. And then sa download folder. Okay? Yung default download folder talaga ng Android smartphone nyo or tablet. Nag-work nga po pala ito sa kahit anong Android smartphone at tablet. Pero mas re-recommend ko lang na sa tablet kasi para mas malaki yung screen. Mas ma-enjoy nyo. Diba? Pero kung smartphone lang gamit nyo, okay lang din naman. Basta, basically, Android 11 pataas. Okay po yun. Android 11 pataas, goods. And of course, another requirement is kailangan Qualcomm Snapdragon 845 pataas. Pag mas mababa, pwede nyo itry, pero no promises na stable. Kasi dito sa 870 ko, actually, na-test ko kanina, medyo hindi rin ganun ka-smooth. So imagine kung 845 pababa pa. So mga Poco F1 nyo rito, baka swak pa rito. Sa Dimensity naman, or sa MediaTek, pwede nyo pong itry sa mga Dimensity 7000, 8000, and 9000 series. No promises kung stable, pero pwede pa rin naman po kahit MediaTek. Sa Helio G99, I'm not really sure. Pwede nyo pong itry. Again, safe po itry ito kasi pag hindi naman nag-work or ayaw gumana talaga or sobrang bagal, eh pwede nyo naman pong directly install. Kasi APK lang po ito na na-uninstall po yung mga ito. Okay, so safe po ito. Hindi po nakakasira ng smartphone or tablet. Okay, safe. Kasi APK lang dito. This is just an app emulator. Okay, so now, balik tayo. Download folder. Tapos, gawa kayo ng sarili nyong folder din. Akin, ginawa ko Windows Games. Within that, nilagay ko itong mga gusto kong itest ngayon. So, yeah, ititest natin itong mga to, mga apps. At saka, tuturuan ko rin kayo ng konti sa pag-setup din ng controller. Just in case, kasi last time hindi ako nag-setup ng controller. So, yeah. Anyway, basta gawa lang kayo ng folder, doon nyo ilagay. Again, dapat sa loob ng download folder nyo.
ng Android nyo. Okay? Now, diretso na tayo sa mismong app. Punta tayo ngayon sa Winlator. So, paano mag-create po rito ng container? So, click nyo lang po itong plus. Ayan. Tapos, gawa lang kayo rito. Like, kunwari, Windows, kahit ano ha. Kahit anong pangalan, okay lang. Windows 10. Kunwari. Ayan, may easy pa. So, ayan. Basically, Windows 10 kunwari. Dito siguro sa screen size, preferably, mga ilagay nyo lang 960x544 or 640x480. Pwede ito na lang para mas ano. So, yun nga lang, hindi natin ma-full screen pagka 4x3. Kung gusto nyo yung full screen, dito tayo, akit kayo sa may 16x9. Mga 16x9 kung full screen. Pero again, hindi po kalakasan kasi itong chipset na gamit natin, Qualcomm Snapdragon 870 lang. So, dito lang tayo sa pinakamababa. Ito, sa graphics driver, importante ito, hindi kayo malito kasi syempre, pag Qualcomm, Adreno. Kasi Qualcomm ang gamit ko, Qualcomm Snapdragon 870, Adreno. Sa, kung mga MediaTek kayo, ito yan, Universal. Okay? VGL Universal. Pero ako, again, Qualcomm ang gamit ko. So, yun. Sa DX wrapper naman, DirectX wrapper, ito, VK, YND 3D, VT. Pwede nyo try ito lahat. Pwede mag-experiment kayo kasi iba-ibang smartphone, iba-iba rin ang optimum talaga na compatibility. Pero so far, ang nagagamit ko is at least itong DirectX VK. Okay? Then, show FPS para makita natin mamaya yung performance. Dito naman sa Wine Configuration, actually, lagay ko na lang pala sa Wine D3D. Yan, yan na lang para sure. Dito sa Wine Configuration, lagay natin sa GTX siguro 950. So, ang dami na ngayong supported na graphics card. No? Try natin sa 960. Yan. But again, pwede kayong mag-try, mag-experiment lang sa inyo. Ito lang muna ang tinatry ko. Sa video memory, okay na siguro sa 4GB RAM. Yan, okay na yan. Akit ulit tayo sa taas. Dito naman tayo sa pinakadulo, Advanced. Dito sa advance, makikita nyo rito, box X6 compatibility. So, lagay lang natin compatibility para safe. Yan. Para safe, compatibility lang. And then, dito sa pinakababa, ayun. So, lagay lang natin siguro, ang piliin natin itong mga performance score. So, itong mga lower cores, hayaan lang natin. Pero performance score, okay. Siguro pwede na yung 6 yan. 6 na performance score, tapos yung mga low, iwan natin na blanco para sa Android na lang yan. So, 6 at least. Tapos 6 din sa baba. Once na nagawa nyo na yan, okay na. Click. Alright. So, yun. Ito, Windows 10, kunwari, ito yung katry natin. So, yan na. Try natin ngayon pumasok kung okay na. Run natin. Yun. So, hindi ito mag-full screen kasi pinili natin 4x3, hindi 16x9 eh. So, yan. Not full screen. Okay. So, bago tayo tumuloy again, try natin muna itong i-setup. Click yun itong start. Punta kayo dito, System Tools, Wine Configuration. Set natin, lagay natin sa ano, so, Windows 10 para mas marami ang compatible. Iyan, Windows 10. Hindi, siguro wag na dyan. Windows 8.1 na lang para mas ano, para mas maraming compatible na mga apps and games. Para nasa gitna ba? Apply. So, yun. Now, lipat tayo naman sa mga i-install natin. So, ito mga to, iiwan ko sa Telegram to. So, hopefully, madaling hanapin para sa inyo para hindi na kayo nahihirapan. So, wait lang. Adjust natin ng konti. So, pwede po pala kayong mag-scroll, okay, ng two fingers. Pagkocontrolin nyo yung mouse, single finger, pagkocontrolin nyo yung scroll, up and down, two fingers. So, nag-work naman to, yan. Para hindi na kayo pupunta rito para lang mag-scroll, yan, hassle pa. Pwede namang two fingers na lang kung gagamitin nyo ang scrolling. So, try natin. Unang-una, kayo gusto ko na-install nyo is itong DirectX 3D kasi importante po yan, okay? So, double tap natin. Iyon. So, installing muna. Mag-i-install muna tayo ng mga importanteng components. Again, importante po ito para gumana yung mas maraming compatible na games na gumana kasi importante po talaga ang DirectX sa Windows. So, dahil wala naman ito dito naka-built-in, meron akong mga personal na ginagamit talaga na ako nag-modify niyan, ako na yung nag-setup niyan na talagang para sa mga gaming yan kasi dati po akong technician, talagang ako nagsiset-up ako ng mga internet shop for gaming. So, ito importante po itong mga to. So, hopefully, bago kayo tumuloy para hindi naman kayo madismaya, mas mataas ang possibility na mag-work yung games at apps nyo, install nyo muna itong mga to. Again, iwan ko to sa Telegram group. Iwan ko yung link ng Telegram dyan sa video description or maybe sa pipin ko sa comments. Hanapin nyo na lang, boss. Okay na yan. Sa DirectX. Next is ito namang codec pack. To. Try natin. Iyon. Normal. Set natin muna. Wait. Okay lang natin ang i-okay. Okay, and okay. Next is install natin itong WinRAR para meron tayong WinRAR. Para meron tayong tag-open mamaya ng container files. Mga naka-zip, naka-RAR, naka-7-zip. Yan, ma-open natin gamit itong si WinRAR. So, install natin ito.
Okay, so as you can see, nakita nyo nakapag-download siya. Ibig sabihin, nakakakunik po siya sa internet. Okay, ito na yung WinRAR. Let's go. Alright, bilis. 10. Next is, tatry natin unang pagganahin ang Microsoft. Actually, curious ako kung gagana Microsoft Office dito. Siyempre, yung unang tanong ng iba. Gagana po ba Microsoft Office? Try natin i-install. Okay, so far mukhang nagwo-work. Okay, so fully mag-work nga. Okay, this is a good sign. Mukhang tutuloy nga siya. Continue tayo. So, yun, after 2 hours, hindi pa rin siya umalis. So, let's assume na hindi compatible. Ayaw magtuloy ng install. 2 hours na, nakaka-umay na. Ayaw ko na maghintay. Good enough na yun. Natapos ko na yun. Nakapagkabit na ako ng tiles na sira. Hindi pa rin siya tapos. So, this one is cancelled. Okay, try na natin to exit. Tagal. Then again, run ulit natin. Try naman natin ibang apps. Ako po, unang apps, palpak na agad. So, yun. Try natin this time ang... How about Warcraft? Ito na, i-extract ko naman ha. Try natin kung gagana. Hopefully, this time, this one gumana. Medyo pangat yung intro natin. Hindi gumana. So, Warcraft. Let's go. Okay, that's a good sign. Okay, Warcraft. Okay. Meron tayong, what's that? 15 to 20 FPS. Try natin adjust yung... What you hold this? Ang kanyang video settings. Baka mapa-improve natin. Naka-high. Set natin lahat sa low. Adjust talaga tayo. Wala tayong magagawa. Hindi ganun kalakas yung chipset na gamit natin. Set natin lahat sa low. Let's try this. Oh, yun. Bakit? Bakit sa 30 FPS? You know, kita nyo. Yep, 30 FPS tayo. So, yun, that's an improvement. At bumababa ulit siya sa 15. Single player. How about custom game? Try natin. Hopefully, magtuloy. Baka sa umpisa lang to loading-loading. Pero totoo, ayaw pala niyang tumuloy. Ano? Try natin ang Frozen Throne. Try natin itong Garden of War. Dami. Well, let's see kung mag-run nga talaga siya. Okay, so far nag-loading. Wonder kung pwede na. This is time na. Kabitan natin siya ng keyboard and mouse. So, we are charging pala, no? Pwede kayong dito lang idaan yung charging. Oh, yes, baba. Aba ng FPS. 5 FPS, oh. Sayang. Pero nag-work, ha? Nag-work. Bagsak lang. Hindi mo lang umabot ng 10 FPS, oh. Yes, my lord. Namiss ko yung tunog na yun. Yes, my lord. Yes, my lord. What? Wala. Oh, wala. Hindi mo lang umabot siya sa 10 FPS, oh. Hindi niya kaya. Sadly, I think this is a problem sa chipset ko kasi Qualcomm Snapdragon 870 lang gamit ko. Baka talagang bitin. Wala, baba. So, nagro-run pero hindi playable para sa akin. So, click tayo para menu, exit. Siguro tayo itong ilipat to para makapag-ano tayo. Makapag-keyboard and mouse. So, ito meron dito. And... let's see kung ma-detect niya ang charging. Okay, charging. But the mouse, how about the mouse? Didetect kaya niya. Yun, nadidetect niya rin. So, very good dito sa kay Gojo Dock na to. Nadidetect charging and mouse and keyboard. I wonder kung nadidetect niya. Oh, nadidetect nga ng keyboard. You know? So, nag-work lahat. Charging. So, I highly recommend kung mamit kayo nito, bumili kayo nito. Nasa 500 to 800 yata ito, this one. Marami kasi siyang features at marami siyang slots. So, iwan ko yung link sa video description kung gusto niyo bumili ng ganito rin from Gojo Dock. Nagawa ko to ng review eh. Pero, anyway, sa beside the point yan. So, nag-work. Hindi ganun ka-smooth. Balik pa tayo. How about ibang game naman? Like, I wanna try the red alert. May red alert dito eh. Ayun, red alert. So, install natin. Baka hindi rin ito gumana. Ayun. Mukhang, ano to ah. Press up. Okay. Install. Mag-work kaya. Oh, it works. Try mo natin. Mukhang gusto kong i-adjust yung screen na mas mataas na resolution. Ayun na, mas mahirap siya sa Android ko pero gusto ko pa rin makita kung gano'ng kaganda kung nakakapag-full view tayo. So, yun. Kinlear na natin. Gusto kong i-adjust yung settings dito sa DirectX VK. Okay na tayo dyan. Advanced. Dagdagan natin ng isa pang CPU para lumakas. In-adjust po natin. Nakita nyo ah. Yun lang naman, binago natin. And then, let's go if... ayun, meron pa pala. Yung kanyang resolution. Akit natin sa 720. Yan. 720 na.
I hope nakikita nyo, medyo may kalabuan yung ano natin, yung camera natin. But you can see yan, 720p na po tayo. And then, okay, and then try natin i-open ulit. Okay, mas maganda na. Full screen na siya, edge to edge na talaga siya. Better, okay. So, hopefully, this one has better compatibility pagdating sa resolution once na nag-launch tayo ng mga games. Try natin ulit ng red alert. So, mas okay siya sa mouse. Eh. Nakakontrol natin sa mouse. Di ata nag-detect. Detect ba? Open. Ayun. Okay, unlock. Okay, na-unlock na natin. Install. Okay, proceed. Ito yung nawawala. Hindi ko makita kanina eh. DirectX. Okay, kompleto. Next. Install. Okay, hopefully this one magtuloy. Kasi kung hindi, it's nakaka-let down naman. Bigyan ko siya ng at least 5 to 10 minutes. Tingnan natin. Okay, mukhang this one, mukhang magtutuloy-tuloy siya. As you can see, malapit na matapos yung installation. Hold natin ng konti para mas nakikita nyo na kung ano yung mga kinukonnect natin. Finish. Okay. Looks good. Okay. So, lagyan natin ito ng Yuri's Revenge next. Try natin sa Yuri's Revenge. OpenGL Directory D. Try natin sa iba. Mukhang negative ah. Ganun pa rin. So, hindi pa rin pala ganun karami pa ang compatible sa kanya. Nag-improve lang so far is yung OBB files. But, hindi pa rin ganun ka-friendly pagdating sa iba mga games. Wala, ayaw. Nothing works. Ayaw ah. Try natin adjust. Ganito ang gagawin niya talaga. No choice kayo. Kakapain niya talaga na maigi. So far, ito pala yung nakikita ko na problem. Try natin baguhin yung compatibility niya sa normal. Lagay natin. Okay, another adjustment na naman. Yung Twarisay po ito, kahit na ganito. Medyo nakakaano lang. Nakakaaburido lang kasi syempre. Okay, ayaw gumana sa Yuri's Revenge. Gumana siya sa Red Alert 2. Medyo sumakit ang ulo ko dun ah. So far, actually, hindi pa naman, hindi ko masasabi talaga na gumana kasi as you can see, nasa loading area pa rin tayo. So, I hope. Yun. Okay, may music na. May narinig na tayong music. Kaso wala tayong mapipindot. Okay, yun. Yun ang inihintay ko. Okay, Command and Conquer. Pagdating sa set game resolution, try natin ilagay sa 800. Okay, I guess okay na yan. Main menu, single player. I hope this works talaga kasi hindi, madi-dismay na naman ako. Tayo hindi natin kita yung, yung full screen. Still waiting. Oh, ayaw, tumuloy. Another failed. Okay, one last time. Medyo naubos na pasensya ko. hirap din para. Akala ko marami nang mas stable na siya, mas madali nang gamitin, but turns out medyo marami pa rin talagang kakapain. Let's try Red Alert again. Yun, full screen. Nilipat ko siya sa borderless. It's better looking na kung full screen. At hindi na siya ulit full screen. Well, okay, single player. Let's go. New campaign. So far mukhang magtutuloy-tuloy na. We will bury them. Oh, dito. Para siguro. Ito. Nawala. Ayan, naghang na. Naghang ulit. Ito, try ulit natin yung Yuri's Revenge. Mas mataas ang FPS dito. 60. Okay. Mukhang mas, hopefully, full screen pa rin siya. Pero last na to, ayoko na. Pag hindi talaga gumana, huwag na. Hanggang loading area lang ba talaga? Imagine, 2000 pa ito. 2001. 2024 na ngayon. My God, that's, wow, epic na, what, 23 years ago? Nakatagal to, pero hanggang ngayon sikat pa rin ito sa mga, at actually hindi naman sa lahat, sikat lang to sa mga, syempre yung mga buhay ng time na yon or kabataan ng time na yan. May tropa ako actually na inahanap yan eh, kung mayroon na ba ako nag-work na kasi yung wala din siya mahanap na nag-work talaga na Yuri's Revenge or any Red Alert. Ayun, so ganun talaga, ayaw mag full screen sa mismong pag malapit na maglaro, and I'm not really sure kung magtutuloy-tuloy din to. Ito na lang. I hope this one tumuloy na. Please, tumuloy ka na. Okay, nagla-loading. So, yun. Gumana. Ang tagal lang ng loading. Inabot ng almost 10 minutes. Yeah. So, warning lang sa inyo. Na kapag nag-play kayo dito ng Red Alert or Chaito Yuri's Revenge, medyo tricky. Ang hirap panuhin. Ang hirap paganahin agad. And of course, kita naman natin. So far, mukhang okay naman. Nag-work naman siya, it's just that ang tagal lang ng loading bago makarating dito. How about the gameplay? Tingnan natin, saglit lang. Tingnan ko lang magre-react siya. Mukhang mukhang nasa 10 to 15 FPS lang to. Yeah, nag-run siya pero sobrang sluggish.
Kawawa naman. Try natin. Tirahin to. Sino? Fire! So yun, napagana natin pero napakatagal na hinintay ko para lang gumana at hindi rin naman smooth. Pangit! Medyo nawala na ako ng gana. Natuloy pa tong. Pero yun yan, sa mga naghahanap ng update, ito po, hindi pa rin po siya ganun ka-smooth or at least, I don't know, chipset pa problema ako kasi Qualcomm Snapdragon 870 ito eh. Hindi naman to malakas, hindi to ganun kalakas pero hindi naman to kulelat. Pero wala, ang pinapakita niyang performance is sobrang baba. Iyan. So, ano pa bang pwede ko i-try dito? Hindi gumagana yung Microsoft Office. I wonder kung gagana yung Limbo. Try natin yung lang Limbo. Kahit man lang sana ito na lang, gumana na siya, no? Yes. Pag ito, hindi pa rin talaga gumana ng maayos. Wala, ayoko na. Parang hina-hina na nito eh. I'm really just hoping na gumana ito ng playable at least. Playable lang. Kahit di na sobrang smooth, basta very playable lang. Kasi unang dalawa, hindi talaga playable and very disappointing yon. Okay, press any key. Okay, medyo decente na dito. Kung nakikita nyo, this is running on at least 70 to 80 FPS. So, mas decent. Let's see. Makikita naman natin yung sa movement ng character kung talagang okay, mukhang okay nga, smooth eh. Let's see. Okay, this one playable, mukhang okay dito sa part na to. So sa mga lumang games, mukhang sa lumang games sa mga issue, maybe just it's just compatibility issues nga kasi ginamit natin Windows 10. Siguro dapat binaba ako sa Windows 7 ano. So far, naglalaro tayo. Oop. Okay. So ito, nag-work to. At least, ang pinakamababa niya is 58. Umakit siya ng 80 minsan. But, so basically, this is playable. Kasi ito medyo bago-bago ng konti compared sa Yuri's Revenge, Red Alert, tsaka ano isa? Warcraft. This one. So, medyo siguro pipiliin ko rin pala yung, ano, yung mga games na ilalagay ko. But this one works. Pwede na ito. Try natin sa iba naman. Move on tayo sa ibang games. Medyo nagkaroon ako ng konting pag-asa. Okay, move on na tayo sa iba naman. Hindi ko alam kung paano mag-exit. So, itinan natin sa umpisa. Okay, one down. May isang matino na nag-run. Another one. Let's try Plants vs. Zombies na plug and play lang na XA. Ayaw. Gusto ko mag-ana. How about Farm Frenzy? Setup din pala ito. Huwag tayo ito. Gusto ko yung medyo malakas-lakas. How about, let's try the Assassin's Creed. I hope this one works. If not, wala din, sorry. So, let's see. No sign of, ano ah. No sign of life. Wala, mukhang ayaw. How about this one? Wala. Ayaw gumana nitong isang to. Sadly, wala. Ayaw. What else? How about yung Torchlight na favorite ko? I hope ito gumana man lang, ano. Ayun, may sign of life. Ay, parang di full screen ah. Hindi nga full screen. Try kong i-adjust yung 720. Tapos, ayun, very good. Ayun, full screen. Kaso, baba ng FPS. Baba natin ngayon yung mga graphics settings niya sa low. Let's hope na medyo decent to. So far, nakita natin 38 FPS. Pero, no promises sa mismong actual na game. Iba pa rin syempre ang FPS na lalabas dyan. Okay, so, ayun, nag-average tayo. Nag-average tayo ng 15 FPS. 15 FPS. Playable pero I don't think no, hindi. Sakto lang, hindi, pero I doubt kung playable talaga matatawag ito. Maglalaro tayo ng around 13 to 15 FPS. Okay, manageable pero again, that's sobrang bagal niya. 13 to 15 FPS lang. Adjust pa natin ang rim lighting, huwag na. Apply. Okay, medyo nag-improve siya. Nung enough natin yung bloom, umakyat naman siya ng 17 FPS. Still, malayo pa rin sa pagiging smooth. Yan, lalaro tayo to 13 to 17 FPS. Okay na yan. Nag-run pero again hindi ano sapat yung reason para maglaro talaga dito. So I don't have high hopes. Parang mas lumala siya, parang
yung sa WinLator 1.1 mas smooth yung, at least hindi naman sobra smooth, mas maganda yung performance nung tablet ko. Dito sa 7.1 bumagsak actually. So yeah, yun lang yung mga ano. Ngayon sa mga gusto pa rin i-try ito, gusto nyo naman paano malaman kung paano mag-setup ng controller, ganito pong gagawin nyo naman. Kung gusto nyo pong mag-setup ng controller, punta kayo dito sa container sa taas. Yan. Then, tiga, ipata natin to para mas makita nyo ng buo. Okay, now, punta tayo sa input controllers. Yun. And then, try natin gumawa ng, i-click nyo tong template 12 buttons. Yan. And then, gumawa po kayo ng duplicate. Ayan, duplicate. Ganyan, ganito ang paggawa. Okay nyo lang. Kung lalabas on 1, may extra 1 eh. Yan. So, yan po ang i-edit nyo ngayon. Yung 1 na yan, control edit yan. Yan. So, paano mag-edit ng controller dito? So, kung gusto nyo yung kagaya sa Xbox, i-move nyo lang to, lipat ito dito. Ito, palitan nyo to ng, kailangan naka-highlight siya, mag-blue siya. Pag nag-blue, pindutin nyo itong gear icon. And then, palitan natin siya ng stick. Ay, sorry, trackpad. Gawin natin stick. Yan. And then, palaki natin yung size. So, yan. Perfect yan. So, para siyang gamepad. So, okay na yan. Exit. Tapos, itong dalawa, L to L1 dapat to. So, again, highlight mo. Blue. Gear icon. Lagyan na sa gamepad. L2. Yun. Same. Dito naman, L1. Gamepad, L1. Doon din sa kabila. Dito naman, R1. Ganito lang po ang pag-setup, actually, ng controller, kung gusto nyo. So, R1. This one is R2. Gamepad, R2. Iyon. So, yun na. Nabubuo na natin. Tapos, ito gawin natin R3. Gamepad. Lipat natin sa R3. And then, ito naman, yung XYB ganun. So, highlight ulit natin. Blue. Tapos, gamepad. Sa taas yata. Kung hindi mo nagkakamali, that's Y. Tapos, patlaki natin yung button. Dapat malaki. Para ano. Yan, dapat kanyang kalaki. Tapos, ganun din. Ito naman, gamepad. Button X, palakihin din. Ito naman, button B, gamepad. Button B, palakihin din natin. Yun. And then this one is button A, gamepad. Button A, palakihin din natin. And then adjust natin ng konti yung mga positioning nila. Yan, parang gustong palakihin ng konti. Yan. So ito dapat maging start, gamepad, start. Asan yung start? Yung start. This one naman is select. Gamepad, select. So, yan po ang pag-setup ng inyong controller. Okay? And then, pwede na po kayo mag-exit. Once na nagawa nyo na yan, exit kayo. So, tapos ito, palitan nyo yung pangalan. Palitan natin ang pangalan. Gawin natin Q-Man Controller. Any name pwede po. Okay. Pag in-okay nyo yan, lalabas na po yan sa dun sa kabila. Sa pagka nag-open ka. Kunwari, ito. Run natin to. Pakita ko lang sa inyo para makita nyo na may controller na talaga siya. So, yan. Pag nandito na kayo, nakapasok na kayo dito, anytime pwede nyo pong hugutin yung controller na yon. Paano? Ang gagawin nyo lang is magbaba kayo. Pindutin nyo lang yung back button. Back button. Sa mga swipe dyan, pwedeng swipe dito kasi back button din yan. Then, input controllers. Tapos, ilalagay mo lang yung ginamit natin Q-Man Controller. Yun. Tapos, okay mo, lalabas na siya sa screen. So, kapag may games dyan, makakapaglaro na kayo. Gets? So, ganoon lang po paggagawa ng controller sa kay WinLator. But anyway, verdict ko kay WinLator is, not really pa ganun ka stable siya para sa akin. Maybe I'll wait ulit ako ng another version. Baka version 10 pataas, mas maganda. But again, if you want, you can try, you can experiment. Kung mas malakas lalo kung mas malakas ang mga chipset ng smartphone nyo like Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3, baka mas maganda ang ibigay niya na performance. Lalo kung mga 12GB RAM pataas. Solid sigurado. So yeah, you can try din sa mga low end, but I don't, as you can see, Qualcomm Snapdragon 870 na ito, hindi pa ganun pa stable. And of course, you can always na modify yung settings in case na gusto nyo, baka gusto nyo mag-explore. Okay din po yun. Don't worry, safe naman po ito. Wala po masisira sa smartphone or tablet nyo. Kasi ito ay app lang din naman. So, kung magkakaproblema, yung app lang ang magkakaproblema. And, kung talaga hindi kayo nag-enjoy, tingin nyo, kagaya ko, hindi ako natuwa Tingin ko, hindi pa talaga siya ready para sa stable na Windows version. You can always uninstall. Napakadali lang naman, Uninstall, wala na. Goodbye na yan. Ganun lang po kabilis. So, yun. Para naman sa iba mga components na in-install natin para gumana na maayos sa mga games, ilalagay ko sa Telegram na lang. Hanapin nyo sa Telegram. Ipipin ko na lang doon sa taas ng Telegram group. Yun lang. So, hanggang doon na lang. This is Scottman. Sadly, yun yung current update natin sa WinLator 7.1. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.